Lucero ay isang babae na nagmahal at hindi niya inaasahan na magiging ganun yung mga takbo ng pangyayari sa buhay niya pagkatapos niyang magmahal. Thank you so much. Bakit? Sinabihan mo rin siya ng I love you kanina eh. Sa akin so much. Sa kanya forever. Idealistic siya. Lagi siyang looking forward sa mga pwede niya pang gawin. Sana mapabilis na din yung nakikipaghiwalay mo, no? And then right after, pwede na tayo magpakasal. Medyo may bad side din yun kasi nga feeling niya lahat ng bagay kaya niyang gawin at kaya niyang kunin. Diba, today is supposed to be my day? Promise. Babawi ako sa'yo bukas. Dad? Gio, mami mo. Ay, ma. Hi! Paglalaban niya talaga yung alam niyang dapat para sa kanya. Parang it wasn't so much of an effort to jump back into Lexi because I never really let her go the whole 2 months. Talagang bit-bit ko si Lexi. And yun, feeling ko talagang mas maganda para sa mga actors na tuloy-tuloy mo siyang ginagawa kaysa yung may ginagawa ka pa in the middle. Like yung experience ko before na nasundalo ako pag Lunes, sex worker ako pag Tuesday, estudyante ako pag Wednesday, tas sundalo ka ulit sa susunod na araw. So medyo may little factor ka, tas parang feeling mo hindi mo nabibigay lahat nung hinihingi ng character mo. Kasi una, syempre, pagod ka. Pangalawa, syempre, nalilito ka. Ang dami mong iniisip. So this time, talagang on point. Lahat ng nuances na in-vibe mo, alam mo na kung paano siya tumayo. Kasi parang naging muscle memory na siya sa'yo. Hindi na siya para, ano nga ulit yun? Paano nga ulit siya magsalita? Ano ang pagkakaiba nito dun sa huli kong ginawa? So hindi siya ganun. So I think mas maganda sa process ng actors talaga na nagla-lock-in po ng matagal. I was really hesitant to do it. I wanted na i-jerk na lang yung ano. Kaya naman namin sigurong i-acting na lang ni Ate Jodi eh. Pero she told me na, Sue, gawin mo. Gawin mo talaga. Okay lang ako. And then, in-instruct niya pa ako kung saan, saang part sa head na medyo hindi sensitive. I was really scared. Ang liit kaya ng ulo ni Ate Jodi, kung alam niyo lang, gamunggo po siya, guys. So, gaganon lang po yung head niya. Imaginein mo, kung alam mo yun, konting pagkakamali, ulo yun. So, ang laki ng pressure sa akin. Nandok-andok ako. Sabi ko, batok talaga! Nakakaloka! Bawal nga masahihin yung batok. Tapos, mambabatok pa ako. Ano ba yan? So, anyway, kailangan ko siyang gawin dahil ginawa siya sa lahat ng versions ng Dr. Foster. So, bongga yung eksena na yun. Kailangan, crucial siya. And yun nga, nakuha na namin in one take. Ayun, nakatulong ba na crush mo siya para landiin mo yung si Zander? Oo, talaga. Siyempre naman. Siyempre, may mga emosyon tayo na hindi natin pwedeng pigilan, guys. Okay? So, dahil crush ko si Z, magkukuya na naman ako, magagalit din sa akin. Dahil crush ko nga si Z, kailangan kong i-channel yung mga emotion ng kilig, di ba? Ng gigil din. Ibang klaseng gigil. Tapos, syempre, kailangan lagyan mo ng konting spice at rare, lande, ganon. At nakatulong po talaga na na-crush ko siya. Kasi hindi na mahirap sa akin na i-desire siya dahil na crush ko nga. Oo naman. Crush ko na nga. Actually, hindi na kami nahirapan sa mga ganun kasi sobra din akong inalalayan ni Z. Hindi siya yung type ng person na kapag nakilala mo, may tiwala ka na sa kanya. Ganun po siya kabuting tao. Hindi ako nagjo-joke. Alam mo yung alalayan ka talaga niya, i-guide ka talaga niya. Alam niya kapag nahihirapan ako. So, mag-a-adjust po talaga siya. And yun nga dahil nga torpe, so medyo chinachami niya ako bago kami mag-take. Alam mo yung makikita ko naman yung mga extra efforts na ganun. So, very grateful ako na ganito, yun nga ang lalaki ng mga love scene. Pero hindi ko naramdaman na kinailangan kong mailang dahil hindi niya ako binigyan ng dahilan para maramdaman ko yun.